Good day po sa atin lahat. Ito naman yung kaibigan ninyo, si Attorney Mark Tolentino. Ang pag-usapan po natin about live-in relationship or yung iba ang tawag doon, common law marriage relationship. Pag-usapan po natin yan maya-maya. Promise. Good day po sa atin lahat. Ang pag-uusapan po natin ngayon about yung live-in relationship o yung iba ang tawag dito, common law marriage relationship. Kasi ang legal effect kasi ng marriage, may tinatawag tayong conjugal property. Paano naman yung mga live-in partners? Or paano naman kung yung kasal nila void? Kasi for example, bigamous marriage, for example, based on psychological incapacity, for example, magpinsan pala sila, first cousin pala sila, may napundar silang property. May tinatawag bang conjugal property? Yun ang pag-uusapan po natin ngayon. Sabi ng Family Code of the Philippines, depende po yan. Kasi pag nagpakasal kayo, legal yung kasal ninyo, may tinatawag na conjugal property. Paano naman pag nag-live-in kayo but wala kayong legal impediment? Ibig sabihin, wala kayong legal impediment to enter into a contract of marriage. Ibig sabihin, si lalaki, binata, si babae, dalaga. Ano bang epekto noon kung may property relationship po sila? Sabi ng batas, pag may napundar silang property, ang mag-govern sa kanilang property relationship ang tinatawag sa batas na co-ownership. Kasi co-ownership, hindi siya conjugal, co-ownership yun. But sabi ng batas, may tinatawag tayong it is presumed that yung property nila na acquired nila through joint effort. Ibig sabihin ng joint effort, kahit na si lalaki lang ang nagtrabaho, si babae na live-in partner niya, there is a presumption na na-acquired nila yun through their joint effort. Kahit na si babae ang trabaho niya sa bahay, naglinis ang bahay, nag-alaga ng bata, nagluluto ng pagkain, still, ang nag-govern sa kanila yung property about co-ownership. Kasi there is a presumption na yung property nila na-acquired nila yun through their joint effort. This is provided na yung si lalaki at saka si babae walang legal impediment to marry each other or for example void yung kasal nila. But for example, may legal impediment na magpakasal silang dalawa kasi si babae may asawa o si lalaki may asawa. Then may nag-live-in sila, may napundar silang property. Ano yung mag-govern sa kanilang napundar na property? Sabi ng batas, still co-ownership but based on actual contribution. Kasi actual contribution, kung magkano ba ang nabigay ni babae, magkano ba ang nabigay ni lalaki para makabili ng bahay, based on their actual contribution. Unlike yung dati, yung sinasabi kong walang legal impediment kasi si babae dalaga, si lalaki binata, walang legal impediment, based on co-ownership pa rin yun, but hindi based on actual contribution. Kung hindi, joint effort. There is a presumption na joint effort yun. Dahil sa kanilang effort dalawa, kahit na si lalaki lang ang nagtrabaho, there is still a presumption na joint effort yun. So, ibig sabihin, co-ownership pa rin yun kahit na si babae lang ang nagtrabaho o si lalaki lang ang nagtrabaho. Nung iba, yung for example, may legal impediment, kailangan actual contribution. For example, kung si lalaki lang ang nagpundar doon, so ibig sabihin, si babae, walang karapatan over the property na kanilang napundar. But yung dati, yung sinasabi kong dalawang babae sa kasi lalaki, walang legal impediment, binata, dalaga, based on their joint effort yun. Ibig sabihin, may presumption na joint effort yun. That is why nakuha nila ang property nila. But still, either of the two, basta live-in partners, co-ownership ang mag-govern. So, ibig sabihin, walang conjugal property basta live-in partners po kayo. Ito naman yung kaibigan ninyo, si Attorney Mark Tolentino. For more legal advice, please subscribe and visit po my Facebook page sa facebook.com/marktolentinolaw and sa YouTube page po natin sa youtube.com/marktolentinolaw.
Mark Tolentino Law. For free legal advice, pwede kayong tumawag, mag-text, or through Viber sa 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353, or within Metro Manila, pwede kayong tumawag sa 0917 sa landline po natin sa 209-6203. I repeat po, 209-6203. Thank you po.